panigang. Yeah, good morning guys. Tayo ng panigang. Masarap sana ito sinigang sa Bayabas. So wala tayong makuha ng Bayabas. Kampo. Fiber. Okay na ba isa? Okay. Lang po isa na dalawa. Meron pa din. Oh, isa lang. May nakita kaming ahas ni Henyo. Kamay nga. Tutulog eh. Tayo. Ayan, 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 ayan. Kamulaluya na yan. Tagol na. Ayan yung nakita ni Kuya Olan siguro. Ayan na po niya kaya to. Katamig mo ka rin. Tutulog siya oh. Ano siya, yung ahas na oo, dinamulag sa Kapampangan pero may kamandag din yun. Tapos nung isang araw magduduyan kami dito, may napadaan si Kuya Olan na yung cobra talaga, yung Philippine cobra, yung madilaw, halos maliit lang ng konti sa braso ko daw, dumaan lang dito tapos kumabila dito sa may palay. Katakot din. Nag-iisip-isip ako kahapon, sabi ko tuyo na yung halaman namin, magtatayo na kami ng tubo. Tapos umulan kagabi, ang lakas, ayan, may tubig. Sakto lang, saktong dilig lang din. Ayan o. Pwede nang patabaan yan. Patabaan ulit. Ganda na sila. Wala pa mga pinuso nyo? Liliit pa, no? Napit na tayong magano dito. Overnight camping. Hindi pa namin nagagawa yun. Magdadalawang buwan na kami dito. Yan, tamang-tama yung paglalagay namin ng pataba nung isang araw. Tapos umulan. Mga 2 days, absorb na nila yan. Yan. Yan naman ang lilinisin ulit natin. Yan naman ang anda mo na yan sa pagitan. Ano lang naman yan eh. Once a week lang natin na igagrass cutter yan. Yan o. Marami ng bulaklak. Susunod, yung kasing nilagay namin pataba. Ano lang, konti lang. Palipas tayo ng mga 1 week, may get complete na yung ilalagay natin dyan, mas marami, maramihan na kasi ano yung naglalabas na sila ng bunga. Ayan, marami ng bulaklak. Ayan. Yung bulaklak ano yan eh, lalaki't babae yan, merong tulad nito. Kaso hindi ko alam kung anong dyan ang babae at lalaki. Basta yung isa may bunga, yung isa wala. Yan tulad niya, walang bunga yan. Basta bulaklak lang siya. Yan kasi, once na namumunga na, dito na tayo maglalagay ng pataba, yung maramihan na. Kasi yung ugat niya nandyan na yan eh. Tapos pag may mga bunga na yan, nakakalat na yan dyan. So pwede na tayo maglagay dito ng pataba. Pero isang patabaan pa dito sa pagitan. Hanggang sa mamunga sila. Bali ano na sila ngayon, 28 days. Simula ng pagkatubo nila. Pero kung bibilangin namin yung pagkatanim ng buto, isang buwan na sila. Mga ano pa, mga 1 week pa makikita na tayong malaki-laking bunga dyan. Solve ang problema natin sa pagdidilig. Siguro mag-aano na lang kami ngayon. Ay, hindi pala pwede mag-grass cutter ngayon, maputik. Tututuin lang muna namin. So far so good.
Saya-saya naman ang umaga pag kaganyan ang makikita mo. Saya-saya. Okra namin kailangan na rin patabaan. Medyo maliit na yung ano niya, yung talbos niya. Ayun o, medyo maliliit yung ano nila eh. Talbos nila eh. Pero at least naka ano sila, nakabawi, nakasurvive. Sa lukuyan pa lang silang naglalabas ng ano, pinuso. Na-delay na tayo sa okra kasi laging babad sa tubig yan. Wrong timing yung pagtanim natin. Dapat ito, itong edad na to, isa't kalahating buwan nag-harvest na tayo dito eh. Pero at least nakabawi sila. Basta yung kalan no niya. Pa natin nalagyan ng yes. May puyat kanyan. Bakit? May order kami ng ano, kinukon mo ka ano no, isang kahapon. Ay yung ilaw, ilaw. Ay yung generator. Mura. Generator. Mura lang naman yun eh, 65,000. Magparkan na ako no. Okay, gas na lang kami. Magparkan. Oh, maganda 'yon. Maganda 'yon. Kasi dati bumili ako ng ano, inang generator. Wow, hindi gasolina. Maingay, hindi ka makakatulog pag brown out. Ayun, walang ingay 'yun. Tsaka wala ka ng lalagyan pa ng gasolina. Isang araw gagamitin natin 'yon dito. Mag-overnight tayo dito. Ayawe kami alas 7. Nabutang kinukuwento nga niya inyo eh. Ay, nabuta kayo ng ulan. Pagpunta namin Patrick sa Kubo, umulog parang napakalakas, manapahinto kami sa tapat yung laksan yun. Malapit, inaman eh. Oo, malakas ang ulang kagabi. Libre pa tubig tayo. Galing ako doon kanina. Sabi ko, pwede na isabog yung pataba, may tubig eh. Oh, sige, sige. Okay. Papatubig sana kami sa palay para maisabog yung triple 14. Eh, malakas ang ulang kagabi. Lumusong ako doon kaninang umaga. May tubig. So, sabi ko, pwede nang isabog yung pataba. Wala kaya tayo makuhang bayabas dyan. Sarap yun, sinigang sa bayabas eh. Kaya sa may tapat ng distance, may bayabas doon. Kung wala, yan na lang. Sige, kung... Almusal muna tayo. Alala ko nung nasa Taiwan ako, ito, sabik na sabik yung mga kababayan nating OFW sa tuyo. Merong Filipino food store doon. Doon kami bumibili ng mga tuyo. Ang isa nun na alam ko 5.20 isang piraso. Nasa ano yun, 7-8 pesos isa. Tapos pag piniprito namin, galit na galit yung mga inchik. Ano ba yung mabaho na yun, sabi yun. Galit na galit sila. Sa atin, ang bango ng amoy, pero sa ibang lahi, nababahuan sila. Ganon din naman tayo pagka meron silang nilulutong gustong gusto nila, mabaho sa pang-amoy natin sa kanila, bango-bango sila. Thank you.
Maranap na yung bulati mo nyo. Nagbigay lang niya. Nag-i-stress lang siya noon. Ito na, malalam na na yung tiyang. Nagre-ready na. Mababa din yung sulid. Oh. Malalagyan na. Maingay yung tiyanay niyo. Ako mamaya niyan pagkakain saka mag-iingay yung tiyan ko. Kaya ganun eh. Salamig kapartner na talbos niya. Mangata mo ang paras pa dito. Talbos na ako, kaginak mo. Ay, mangatul yun. Nabansot yung mga sili. Pero yun dito sa gawing mataas, ayan, maganda sila. Oh. Ang dami ng bunga. Ito yung gawi dito. Mababa. Ayan, mahina silang lumaki. Nag-i-stack yung tubig. Wala, puno yung mga kanal natin. Wala tayong tatapunan. Yan lang naman yung portion na mahina. Yung dulo. Kaya nga hindi na namin sinagad. Di ko na pinasagad dito kasi yan, mababa na yun. Yan, tumatakbo yung tubig. Sali, meron pang mga ano yan eh. Nasa 500 square meter pa yan o 400. Puntahan ko lang sila Black, yung magsasabog ng pataba sa palay. May tubig yung palay dahil sa ulan. Sabi ko sa kanila, maganda nang isabog yung pataba. Kaya lang may portion doon na mataas, hindi nagkakatubig. Madaling bumaba yung tubig. Sabi ko kay Black, pag kailangan niya ng makina magpatubig, kasi ginagamit nila yung ano, yung Robin na Detres, gasolina. Sabi ko sa kanya, pag kailangan niya yung makina dun sa farm 1 na gagamitin niya, diesel, D4, tsaka malakas. Pinauwi ko yung hose kahapon dito, lilipat na lang natin yung, itatawid na lang natin yung hose dun sa dike para tipid. Kasi pag gasolina, yari ang bulsa natin dun. Eh dun sa kay Optimus, maghapon magdamag, puno yun. Yung isang hektarya na yun. Kasi hindi nila mabubuksan yung si Optimus na kalak yun. Pinadlock namin yan. Ay, ang dami yan. Sabay yan pare, no? Puro sabang makulat yan. Oo. So may tatanim dito? Ito, ito. Lahat. Hanggang doon sa may... Lalatin mo na yan? Lalatin ko yan. Paano ikamot eh? Eh, madali na lang yan eh. Kasi nakagapang na, nakagapang na yan. Sabagay, oo. Oh. Madali na anihin yan. Oh, oh, bubuhay ba yung ganyang kalaki pare? Maano pa? Buhay yan. Yung ibang tinanim ko pare, maliliit pang gandito pa. Oh, yun, yun. Tama yung maliliit na gano'n. Pero pag ganyan, ay, okay lang. Mas okay. Oo, mas okay yan. Ang iba nga, mas malaki pa yung tinanim. Puro ano yan, saba? Puro saba mo ang magulat pare. Wala ka nung natundan? Meron, may natundan ako dun. Doon sa kabila, ano? Oo. Yun, pagka ano, ihingi ako dun, tatanim ko doon sa kabila. Ah. Oh, kahit tatlong puno lang. Ah, sige, meron. Marami tayong suwi ng natundan. Mm-hmm. Sila Black, i-spray doon sila ng okra eh. Mamaya maya siguro. Ito yung mataas eh, ito yung kailangan nilang patubigan. Yung gawi doon may tubig eh. Itong isang mahabang pinitak na to. May tilapia ba yun? Oo. Ayan.
Papakaruas ako dito sa Santo Domingo. Meron tayong subscriber yan. Ayun o, shout out. Pangalan mo, sir? Sir Ricordison Jordan de Pontorong. Yeah. Ayun, shout out. From Chicago, Illinois. From Chicago. Chicago, Illinois. Illinois, yan. Shout out po. Maraming salamat. Thank you, thank you. Ayan, shout out kay boss. Yan, thank you. Thank you. Busy, sila vlog, busy. Makita nyo yung pinuntahan kung may okra at maisan, yun yung kila vlog. Haru. Ay, kabayo ka. Makain dito pa rin. Gigapad niya eh. Hong Kong 'yan. Nanyo. Baka San Vicente. Oyo. Diyan yang kanin niya. Ah, sa gilasa ya. Ay, daya mo ba pikaw lang may sili? Ba, ay ni sa kuya niya isa. Mabuti ah, kahapon na ibaba ko sa baba agad sa kanila. Nakakita ng ulan. Oo, oh, tama kami kinder. May pupuyo sa paayan eh. Buti yan ka. Hindi pwede yun. May maksing na po eh. Napahinto kami nga doon sa kapat ni Black Shadow. Maksing, may lako kuryente. Isa may tapat nung eskwela niya, doon bumaksang nagkuhan yung higlat eh. Kabilis kong bumabangon kuya kahapon. Sarap lang aking idlip eh, nanonood, naka-idlip eh. Nagulat ako sa ano eh. Nangungukasin din eh. Magamata na lang yun. Masarap ulam namin kagabi, ay kahapon dyan. Metal lang. Metal ba? Kain po tayo. Pinakasarap yun. Kain yun din yan. Sinigang kami ng palaya. Pero buong na palaya ang palaya natin. Nang wala, namili ka bang oras sa mga malalaking tulog? Yung naulat tayo ang palayo na, dumalang niya. Anong inulam niyo kapo? Metal. Bulok. Ha? Bulok ka pa dyan. Gardinas at saka ano, palaya. Metal daw. Metal. Sana may ang tulog. Eh, bati yata lara may tuki. Magpapalay. Katanong na pa mo. Sayang nito. Gugin naman yun. Kabilis na pa mo ito talang. Pinamuhay sa akin no? Makasalik niya kasi. Kaya yung puno. Yung sukal na rin. Pabuyaw. Yung puno. Puto sa kumitimente, itang kaya eh, madagula po. Tutugi. Lagari tayo, lagari. Dumating daw yung, tama-tama, hindi na kami magpapaandar ng tubig ng makina dun sa palay. Sabi ni Black, dumating daw yung tubig ng irrigation. So tingnan natin kung makakasabog, pagsabog tayo ng pataba ngayon. Kung hindi man mapupuno ngayon, baka bukas na lang. You know, tubig. Kalibre tayo ng diesel. So, hindi na siguro kakayanin yan. Bukas na lang maisasabog yung pataba. Kasi ano na yun. Tapos 4:30 na eh. Hindi pa siya pupuno. Hindi na namin naasikaso yung farm 1. Ting mag-a-attempt kaming magpa-stable, kakatubig yung irrigation. Hindi kasi kaya ng stable yung pagbasa. Hindi rin naman kaya ng roto yan dahil makapal na yung damo doon. Kailangan yan talaga stable. At maraming nagtatanong bakit daw hindi namin nilagyan ng palay ito. Pwede naman eh, kaya lang yung tinatrabaho namin doon 2 hektarya,
eh sobra-sobra na po sa gym squad yun. Actually, hindi yung 2 hektarya na yun, hindi na kaya ng gym squad. Meron pa tayong kausap na ibang magtatanim doon. At ito, hindi ko rin pwedeng ipatrabaho kay Kila Black kasi bukod dito sa may palay na sila dito, may yung, kung nakita niyo yung pinuntahan kong maisang kanina tsaka yung okra, sa kanila yun, yun, yung tinatrabaho din nila yun, nasa 2 hektarya, mahigit siyang hektarya din yata yun, o 2. So, hindi na kaya. Hindi naman ganun kadaling kumuha ng taong marunong sa palay, yung pagkakatiwalaan mo, yung dapat kakilala mo. Kaya sabi ko, siguro baka ano na to, baka sa tag-araw na, or kung meron tayong makakausap na taong magtatrabaho dito ng maayos kausap. Kasi alam niyo naman sa ganyan, yung hindi ko naman nilalahat, meron mga taong limbawa, yung boss nila nasa abroad or nasa Maynila, nagtatrabaho, tapos meron siyang lupa dyan, papatrabaho niya. Yung iba kasi, hihingi ng pambili ng gamot, hihingi ng pambili ng pataba, hindi naman nilalagay sa halaman, binibenta nila. Yun po yung iniiwasan natin. Kaya kailangan, pag may kausap kang mag-aalaga ng tanim mo, yung nakikita mo, isang kahit kakilala mo, di ba? Tinatalo ka. Mahirap pag-involve yung pera. Mahirap mag-ano. Mas mainam talaga yung personal mong nakikita. Kahit di man araw-araw, kahit twice a week lang, pwede. Ngayon, kung meron tayong makukuhang gustong mag-ano dito, pwede. Palay okra. Pero hindi na tayo pwede magbalag dito. Kasi sabi ng mga naglilinis ng irrigation, baka daw madalas na yung tubig dumating. So pag madalas yun, hindi na tayo pwedeng mag-ano dito ng gulay na may baging, yung binabalag. Okra pwede pa, tsaka palay. Okra palay na lang. Or talong pag tag-araw. Meron ako naiisip na magandang solusyon dito sa farman dahil nga nagugulay tayo. Patambak. Kaya ng mga suggest nyo noon, mga subscriber natin na nagsasuggest, so yung patambakan mo kasi nagugulay ka. Mababa po kasi ito. Mas mababa sa tubig ng irrigation. Kaya lang, pwede naman kung may meron tayong makukuhang murang panambak. Kaya lang dito sa amin, medyo mataas na yung ano, 900 isang elf na maliit lang. Ito, yung kalahating milyon dito papasok. Pantambak lang. Kahit isang dangkal lang maitaas o 2 dangkal, malaking pera papasok dito. Alisin na lang natin yan, yung pinaganuhan ng talong. Puno ng talong yan eh. Gagawing kahoy, titilad-tila rin na maliliit. Ayos yan, mataba na yung lupa niyan kasi ilang buwan ng bakante yan. Meron ng 3-4 na buwan. Lalo na yung doon sa dulo, parang gubat na. Yan ang pataba sa lupa pag ni-stable. So, paano guys? Yan lang muna yung vlog natin ngayon kasi medyo masama yung pakiramdam ko. Meron ako singaw saan. Dito sa ngipin, masakit. Para akong lalagnatin. Napahinga muna ako maaga. Bukas. Kita-kita tayo bukas. Maraming salamat ulit. Open mo yung pinto, dali. So ito guys, meron tayong pahabol. Galing po ito kay Sir Fernando Sailon. Ayan, buksan natin. Okay. Banda, pasensya na kayo. Ang daming ka. Ano ito eh, yung... Buksan na nga lang. Sindyado ah. Wow! Maganda oh! Nakapangalan niya tayo mga yun.
pangalan siya. Ano ba yan? Sino? Ay, kaganda. Mrs. and Mr. Riggs. Ganda, oh. Teka na. Mister! Yun na sa akin, oh. Chicago Bulls. Nung nakausap ko si Tatay Pando sa Kasiparing Louie, ito yung napili ko. Pinapili niya kami. Oh, ano nakalagay dyan? Oh, Mrs. and Mr. Jimmy Speaks. Mr. and Mrs. Oh. Ayan. Tapos, dami, ah. Bahala na kayo dito ni Boss Rex at Boss Jim. Ako. Meron kami tigisan ni Barry Reggie. Mister! Oh, ganda, oh. Tapos ito, bahala na dito si Boss Jim. Okay. Parang may chat yata siya na ano daw. Sasabihin niya kung kanino bibigay. Oo nga. Pasensya na po, Tatay Pando, yung SIM card ko kasi na nakurap, parang nasira. Sa October to kuha maano. Kagaganda. Update. Ito pa pala, dalawa pala. Utah. Ano yan? Bahala na dito si Boss Riggs. Bahala na kayo dito ni Boss Reg tsaka ni Boss Jim. So ito kay Parang Reggie. Yuta. Maring Ellen. Tapos ito kami. Ganda nung ano. Tigisa kami ni Parang Reggie. Tapos ito sa akin. Kung bahala na kayo, Boss Jim. Pero i-confirm pa rin natin kay Tatay Pando. Ayan, maraming na salamat po, Tatay Pando. Tatay Fernando Sailon. Thank you po. Shout out.